Maglakbay sa kasaysayan, mamangha sa panitikan, kaalaman at kasanayan ay payabungin sa Kafil Learns. Magandang araw! Ako si Binibining Kimberly Castillo, ang inyong magsisilbing guro sa araw na ito. Inaasahan sa pag-aaral na ito ang mga sumusunod na layunin. Una, na ipapabatid ng may buong husay ang mga akdang may mahalagang parte o empluensya sa panitikan ng Pangasinan. Pangalawa, nagagamit sa mataas na antas ang kasanayan sa komprehensyon sa bawat panitikan ng Pangasinan. Pangatlo, na ipakikilala ang kultura, tradisyon, paniniwala at kaugalian ng mga taong naninirahan sa Pangasinan sa pamamagitan ng panitikan. Ikahuli, napapahalagahan at nauunawaan ang iba't ibang kultura, tradisyon, paniniwala at kaugalian na umusbong sa Pangasinan. Bago ko umpisahan ang talakayan, ay nais kong simulan ito sa simpleng pagganyak, upang sa gayon ay magkaroon kayo ng paunang ideya o kaalaman sa ating paksang pag-aaralan. Ang ating pagganyak ay pinamagatang Hula di Bola! Narito ang direksyon ng ating laro. Suriing mabuti ang mga letrang nasa loob ng mga bola at ayusin upang mabuo ang mga hinihinging tamang kasagutan. Ang unang tanong ay, isang uri ng dialekto na ginagamit ng mga individual na mayroong mga wikang pangunahin na nagkakaiba-iba. Napakahusay! Nakuha mo ang tamang kasagutan na lingua franca. Sa ikalawang katanungan naman, kasunduan ito sa mga tagapatag at tagabundok. Magaling! Bedeng ang siyang katawagan sa mga kasunduan sa mga tagapatag at tagabundok. Dumako naman tayo sa ikatlong katanungan, kasunduan sa kapayapaan ng igorot. Natumpak mo ang sagot. Tinatawag na kasunduan sa kapayapaan ng mga igorot ang bodong. Sa pang-apat na katanungan, ito ay may kahulugang ang bundok ay kalupang mataas. Tama ang iyong sagot, sapagkat ang doble entendre ay nangangahulugang ang bundok ay kalupaang mataas. Ngayon ay nasa ikahuling katanungan na tayo. Ito ay kilala bilang panitikan sa Hilaga ng Pilipinas. Kamangha-mangha! Panitikang Amyanan nga ang tinuturing na panitikan sa Hilaga ng Pilipinas. Ikaw ay tunay na marunong, nabigyang kahulugan ang mga salitang hindi pamilyar. Kung gayon, ay inaasahan ko na naiintindihan mo na ito. Maari na tayong magtungo sa pinakapaksain ng talakayan na pinamagatang ang panitikan ng Amyanan. Sa buong Hilagang Luzon, ang nanatiling lingua franca ng mga tao ay ang wikang Iloco at Pangasinan. Sa gayon, nabubuhay ang wika at kulturang Ilocano at Pangasinan sa pagsasaling bayan at pag-uugnayan sa pag-unlad ng mga tao rito. Kahit pa nag-iiba-iba ang kanilang wika, mayroon silang dalawang wikang ginagamit sa talastasan, ang Iloco at Pangasinan. Ito ay bukod sa Filipino na pambansang wikang tinatanggap ng mga taga-Hilagang Luzon at ng Ingles na isang wikang gamit na rin sa kalakalang sistema ng edukasyon sa buong Hilagang Luzon. Ngunit Iloco pa rin ang dominanteng lingua franca sa rehiyon. May ginigiit ang isa pang etnografikong katunayan ang critic scholar na si J. Arnold Azurin. Ayon sa kanya, may buddang o kasunduan sa mga tagapatag at tagamundok sa lugar na ito. Kaya, katunay hindi lubos na nagkakasulungat ang kanilang kultura at sistema ng pamumuhay, kundi nagkakaugnayan at nagkakasuportahan. Ang buddang ay kapareho ng kasunduan sa kapayapaan ng bodong o bochong para sa mga igorot. Dahil sa pagkilala ng mga pagkakaugnay na ito, may sinisimulan na ngayon na pagtuklas at pagsaliksik sa tinatawag na Panitikang Amyanan o Panitikan sa Hilaga ng Pilipinas. Ano-ano ang mga katangian ng Panitikang Amyanan?
Bukod sa pagkakasulat ng mga ito sa iba't ibang wika ng rehiyon, nakapaloob dito ang panitikang Amyanan ay kakikitaan ng mga sumusunod. Una, ang predisposition sa mabundok na pananaw, inilalagda sa tulang Amyanan. Halimbawa ni Fernando B. Sanchez, ang lokasyon o geografiya bilang konteksto ng panulat. Ang Amyanan ay isang tiyak na lupaing mayroong kasaysayang pampolitika, isang kasaysayang mainit at madugo. Sa tulang ito, ang pagtukoy sa katagang bantay na nangangahulugang bundok o gwardya ay may dalawang ibig sabihin o doble entendre ng ibig sabihin, ang bundok ay kalupang mataas at nagsisilbing bantay o gwardya sa mga mamamayan. Ang pagkasilang sa bantay ay pagkasimot din ng inaasahan nilang hustisya at katarungan. Minimithi kong nauunawaan at naliwanagan lang kayo sa panitikan ng Amyanan. Narito ang mga mahalagang ideya patungkol sa ating talakayan. Ang lingua franca ay isang uri ng dialekto na ginagamit ng mga individual na mayroong mga wikang pangunahin na nagkakaiba-iba. Bundang ang kasunduan ng mga tagapatag at tagabundok. Bodong ang tawag sa kasunduan sa kapayapaan ng mga igurot. Ang doble entendre ay nangangahulugang ang bundok ay kalupaang mataas. Panitikang Amyanan ang kilala bilang panitikan sa hilaga ng Pilipinas. Bilang pagsukat sa inyong natutuhan, subukan mo namang sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Una, ang tulang Amyanan ay inhalimbawa ng autor na ito. Ikalawa, ito ay dominanteng lingua franca ng rehiyon sa Pangasinan. Ikatlo, nagsisilbing gwardya o bantay sa mga mamamayan. Ikaapat, ayon sa critic scholar na ito ay may bundang o kasunduan sa mga tagapatag at tagabundok sa lugar na ito. Kaya, katunayang hindi lunos na nagkakasalungatan ang kanilang kultura at sistema ng pamumuhay, kundi nagkakaugnay at nagkakasuportahan. Ikahuli, pagkasimot ng inaasahan nila ang pagkasilag ng bantay. Sa pagtatapos ng ating talakayan, ako ay mag-iiwan ng isang gawain upang inyong lubos na maisaisip at maisapuso ang panitikang Amyanan. Gumawa ng maikling sanaysay ayon sa paksang iyong nais, gamit ang lingua franca sa iyong lalawigan o probinsya. Inaasahan kong mayroon kayong natutuhan sa talakayang ito. Dito na tayo nagtatapos. Paalam!